So ngayon, uwi kami ulit ng Lipa. Dito kami ngayon sa may Quezon City. Sa may kung saan nandito yung contest. Kung saan po maraming contestera sa contest. So ngayon, ganyan na siya. Hindi na ganun ka-traffic. Pero usually, traffic talaga dito. Kasi, nandito yung malapit tayo sa Ateneo. Yan. Today's vlog is inspirational. Kasi for those na mag-asawa, na yung para yung ma-inspire lang sana kayo dun sa story namin mag-asawa. Okay, so i-share ko sa inyo kung paano. 10 years na, magte-10 years kami ngayong July. Ngayon July 12, so magte-10 years na po kami mag-asawa. And then, sa loob ng 10 years, hindi kami nag-aaway ng bonggang-bongga. Siguro, yung pinaka-away lang namin sa buong namin pagsasama, one decade, is isa lang talaga yung pinaka-matindi. Pero hindi naman siya yung ganun katindi. Hindi naman siya yung Pero yun lang yung parang sa natatandaan ko na away namin. Yun lang talaga. E diba merong mag-asawa minsan, akala mo yung parang makikita pa lang sila, mag-spark na sila. Iba yung spark na dala nila, iba yung kuryente nila. May kasabay na away. So yun, i-share lang namin sa inyo kung paano kami tumagal lang ganun, na hindi kami nag-aaway. So yun, sana ma-inspired kayo and sana para hindi na kayo mag-aaway mag-asawa. Hi, B. Diyan na siya? Oo. Oh, yan. Okay, so. Maybe mag-vlog tayo ha. Okay. So yan, siya pa si Brian. Brian. Yeah, this is my husband, Brian. Actually, husband ko na siya for 10 years na, Mina. Nakagalaw. Uy, 10 years na! Magte-10 years tayo ngayong July 12. Diba? Wow! Tama ba? Ayun, pinilit niya ako pakasalan siya. Hindi, kasi siya yung patay na patay talaga sa akin dati. Tapos, so, hanggang ngayon nga, alam pa niya kung ano yung suit ko nung nakita niya ako. Vlog po na to. Ako lang talaga magsasalita. Kasi ito ang asawa ko po. Kaya hindi kami nag-away, hindi po siya talaga magsasalita. Hindi, kasi kita niya naman, di ba? Kung halimbawa yung asawa niyo, pinapatulang kayo kapag nakikipag-away kayo, ay naku, hindi yun maganda. Di ba, Bibi? Wait lang, dadan tayo sa tunnel. Pero pag kami dalawa na talagang loko-loko to eh. Hindi, mahihayin lang talaga tong asawa ko. Kaya nga ako pinili nito eh. Kasi mahihayin siya tapos masiyahin ako. Kaya siguro kami. Okay kami pero nangangalay na yung kamay ko. So yun, ano nga ba yung sikreto kung ba't hindi kayo, para hindi kayo mag-away mag-asawa? First, B, anong ginagawa mo? Ba't hindi tayo nag-aaway? Parang ikaw ang palaging madal. Ayun, yun yung number one. Kahit mali niya. Kapag lalaki kayo, dapat ready kayo na kayo mismo ang maging mali kahit tama kayo. Yun yung number one. Kasi alam niya naman yung mga babae. Kaya yung mga lalaki, minsan, para maging tama na lang kayo, maging mali na lang kayo, diba? Tama yun. Ang gulo, no? Pero ganun, kasi syempre, kung halimbawa, papatulan mo yung asawa mo na halimbawa, nagagalit sa'yo. Sa experience kasi namin, kapag nagagalit ako, hindi naman siya nagsasalita. So, maya-maya, ano pang gagawin ko kahit na magsalita, diba? Titigil na lang ako. Kasi hindi naman siya makikipag-away. O, edi mamaya, parang matatawa na lang kami na, para kami na, yung magiging okay na kami, ganun yung namin. Kaya hindi kami masyadong nag-aaway. Siya po talaga yung sigreto. Hindi mabait talaga yan. Ano pang advice mo sa mga anak ko? Marunong ka din mag-alaga. Ayun. Na kahit naman ay... Taksan mo kasi yung boses mo. Kaya bawasan mo yung pagod ng iyong asawa. Yun.
ano, parang tulungan kasi, niyo yung asawa niyo. Hindi naman inasawa niyo yan para gawin yung katulong, Diyos ko naman. Inasawa niyo yan kasi, di ba, katuwang. Ibig sabihin ng katuwang, syempre, share kayo sa lahat ng gawain. Kung gumawa kayo ng baby, share kayo, di ba? So, pagpapalaki doon, ano ba? So, ang tawag doon, kapag ka, pinapalaki nyo na yung mga anak nyo along the way, so, dapat tulungan din kayo. Kung siya may ginagawa, dapat ikaw din may ginagawa. Hindi lang siya lagi. Hindi mo yan kinuha para sa hudan. Hindi mo siya kinuha, galit na galit, no? Hindi mo siya kinuha para yung alipinin. Kinuha mo yan, minahal mo nga yan eh. Ginusto mo yan. So, dapat hanggang sa pagtagal nyo, siyempre, pakita mo pa rin, love na love mo, di ba? Nililigawan mo, binigyan mo ng flowers, kung ano-ano pang pinagbibigay mo. Tapos, nung naging asawa mo, hindi mo naalagaan. Di ba? Mga kapampam, nakikita nyo, di ba? Yung ganito kong salita. Pero, hindi kami talaga nag-aaway. Di ba? Eh, paano papagaling ba? Siguro, iba yung napangasawa ko. Baka, siyempre, kung ganito ko, baka magkaaway na kami lagi, ganun. So siya kasi, maano talaga siya, the word is, mabait talaga siya, tsaka unawain. Ano ba yung may maunawain? Understanding po siya. So yun. Yun yung mga ano, kaya hindi kami nag-aaway. Kung sa inyo, dapat siguro talagang unawaan yung isa't isa. Tapos halimbawa, yung gusto ng asawa nyo, parang supportahan nyo pa rin siya. Kasi for example, siya minsan to nag-ML, natuto na siya mag-ML. So ako, dahil ano naman, nakikita ko naman na hindi lang naman siya yung tutok na maghapon siya ng ML. Hindi naman siya ganoon. So ako, kapag halimbawa nag-ML siya, ilaano ko rin, sige, okay lang. Tapos sasabihin naman niya, yung parang siya rin, sensitive siya sa akin na, sasabihin niya, sige, one game lang, yung ganoon. Dapat ganun kayo, yung parang sensitive kayo, wag naman na nakikita nyo nahihirapan yung asawa nyo, kayo relax na relax dyan, wag ganun. Tapos pag halimbawa may gusto ko iutos sa kanya, ang sasabihin ko, tara kaya maglaba. Pero yung totoo siya yung maglalaba. Eh ano ko, may utos ako or may sasabihin kami, yung parang may gusto kaming gawin, parang iaano namin na hindi naman yung asin utusan mo na, hoy, maglaba ka naman, yung ganon. Hindi naman ganon. Di ba, B? Yung parang, tara kaya maglaba. Maglaba kaya tayo. Pero yung totoo, siya yung maglalaba. Pero alam mo yun, yung parang hindi mo naman mafe-feel na, yun ako, tungkas ako nito, pinaglalaba na naman ako. Yung ganon. Yun yung sikreto namin. Tapos, parang kontento naman kami sa isa't isa. Parang kontento. Ano, at saka ano pa rin, in fairness naman, diba, may mga pahawak-hawak pang ganyan. Hindi, in fairness naman, ano pa rin, yung parang kinikilig pa rin kami sa isa't isa lagi. Kinikilig ka pa ba? Ano, kasi sa mag-asawa, mahalaga yun, na parang dapat may kilig pa rin, may kilig factor pa rin. Hindi yung nagsasama lang kayo dahil wala lang, kailangan nyo na magsama. Kasi kaming dalawa, limbawa, pag nasa bahay kami, yung nagaharutan pa rin kami, ganun pa rin. Tapos minsan, limbawa, nagiinom siya, minsan nag-uusap kami, kahit yung, alam mo yun, kahit yung pinag-uusapan namin is pabalik-balik lang, paulit-ulit lang na yung pa rin. Yung halimbawa, nagiinom siya, tapos ikuwento niya sa akin, nung nakilala niya ako, nung nakilala niya ako, ganun. Tapos yung paulit-ulit yun, tapos yung mga kilig na nararamdaman niya dati, kinukwento niya lagi, di ba, patay na patay talaga siya sa akin. Tapos nung una niya ako nakita, kung ano daw suot ko, yun yung mga sinasabi niya pag nalalasing siya. Kahit paulit-ulit, uy, totoo yun, no? Yun. Basta ganun siya eh, kapag ka yung pag nagiinom, samahin niyo na lang yung asawa niyo, huwag niyo nang awayin, huwag niyo na sigawan. Pero, diba, may asawa kasi, nasa asawa rin kasi yan. Itong asawa ko kasi, hindi to nagiinom na dumadayo. Hindi to pang ano, ang tawag doon, pang barangay. Yung inom niya is pambahay. Hindi siya yung pumupunta pa ng napakalayo, mga magbubiyahe pa para lang makipag-inom. Hindi. So yan, dati kasi nagagalit ako sa kanya pag nagiinom siya. Tapos parang pinarealize niya sa akin na ano, na kaya
tinamaan mo na kasi nagiinom lang naman ako, dito lang naman ako sa bahay, hindi naman ako lumalayo. Tapos yung parang na-realize ko nga nung hindi naman siya mapapariwara dito sa bahay kasi dito lang naman siya nagiinom, hindi naman siya makakita ng chicks dito, hindi naman siya makaka... ako lang yung chicks niya. O diba, minsan nga tinitable niya ako eh. So yun, dapat siguro explain nyo rin mga boys, mga kalalakihan dyan, explain nyo rin sa asawa nyo kung halimbawa yun yung nagpapasaya sa inyo, explain nyo lang, maintindihan nila yan. Kung dati nga, ito talaga inaaway ko to dati kapag nagiinom talaga siya. Pero nung pinaintindi niya talaga sa akin ng ano, dun nga lang naman siya nagiinom. So yun, tuwing nagiinom siya, o ano biya nung alak dyan, o. Ganon. Para mas ano kayo, mas maging ayos yung pagsasama nyo. Yun nga yung sabi ko, dapat lagi kayo nag-uusap mag-asawa. Yung parang kahit na ano, minsan nga eh kapag halimbawa, nag-ano kami, halimbawa matutulog kami, tapos kahit halimbawa buong araw magkasama kami, yung parang nagchichikahan pa rin kami paggabi, yung parang wala lang. Tapos minsan kapag ka, ano, manonood kami ng, yung sabay kami nanonood, yung ganun, katulad kagagabi nanonood kami, yung kay Jokoy. So yun, yung parang mga kahit simple lang, yung parang magkaroon pa rin kayo ng time sa sarili nyo, kahit may mga anak na kayo. Yung magkaroon pa rin kayo ng time na kayo lang dalawa. Tsaka sabihin nyo talaga lahat ng nararamdaman nyo sa asawa nyo. Diba, B? Halimbawa, pagka nafe-feel mo na may chicks yung asawa mo, tanungin mo na lang siya. Tapos mag-usap kayo ng ayos. Diyos ko, diba? Pagka ano, kasi kapag galing pakiramdaman, tapos iba pala yung napakiramdaman mo, yung naramdaman mo pala is malig-mali. Tapos inaway mo agad yung asawa mo. So ang mangyayari niyan, yung parang magkakaroon kayo ng walang tiwala. Mawawalan kayo ng tiwala sa isa't isa. Kapag ka ganun. Tapos yung parang pag magsasama kayo, yung parang naiisip niyo na lagi na lang kayong in doubt. So pangit 'yun sa pagsasama. Mas maganda talaga na i-chika mo na lang lahat. Halimbawa, may nagsiselos ka doon sa kausap ng asawa mo or ano, sasabihin mo na sa kanya, "Uy, B, nagsiselos ako kay ganyan. Huwag mo na siya kausapin." O, di ba? At least tapos. Okay. Kaysa yung papakiramdaman mo lang siya na ano, tapos bigla ka na lang magagalit. Di ba, B? Oh. Kaya ganun talaga kami. Yung lahat talaga ng naano ko, minsan nga sabi nito para akong baliwi. Di ba, may nararamdaman ako na ganyan. Sasabihin ko agad sa kanya. Eh, at least, di ba, ako, sinabi ko, tapos siya naman, nag-explain siya. So, pagka ganun, yung parang, yung isip ko, hindi ko na may isip na, halimbawa, napababae siya or ano, kasi na-explain naman niya sa akin ng ayos, nag-usap naman kami, tapos kung ano yung gusto ko, kinawa naman niya. At saka, next is, always compliment each other. O, halimbawa, may maganda nagawa yung asawa niyo, pasalamatan niyo. Sabihin niyo maganda, may maganda sa asawa niyo na ganda yung kilay niya ngayon. Sabihin niyo ang ganda ng kilay mo, dear, ganoon. Yung parang na-appreciate mo talaga siya every day. Kahit na every day kayo magkakasama, yung parang may nakikita ka pa rin sa kanya na yung medyo kakaiba. Halimbawa, biglang sexy mo naman ngayon, ang hot mo ngayon, ganoon. Ipaano niyo, yung parang ipakita niyo. Tapos every day, ano, every day ginagawa namin 'to. Every day kapag halimbawa, pagkagising namin, nagyayakapan kami. Pero hindi naman as in every day na yung araw-araw na ganon. Merong araw na, halimbawa, magyayakapan kami ng araw na to. And then, meron namang time na halimbawa, nagluluto siya, yayakapin ko siya. Meron pa rin kaming ganon. Yun yung hindi nawawala. Kasi, kapag kasi nasanay kayo na ganon, ano siya, parang mas na-express nyo pa sa isa't isa na yung pagmamahal nyo. Mas maganda yon kesa yung alimbawa, yung parang nag-start kayo na nahihiya kayo sa isa't isa. Yung parang hanggang tumagal, hindi nyo lang papakita na sweet kayo. So, kailan nyo ipapakita? Kapag tegi boom boom na, tapos tsaka kayo magkakaray-karay, diba? So, yun. Yun lang. So, yun. Tapos, ay, meron pa pala. Yung asawa ko kasi, kapag halimbawa, halimbawa, may sinabi ako sa kanya pagkain na gusto ko. Ano siya, yung parang bigla na lang, halimbawa ngayon, wala yung pagkain na yon. Tapos, minsan biglang lumabas siya. Bigla talaga.
pag lumabas siya, pag lumabas niya at nakita niya yung pagkain na gusto ko, pagkabalik niyan, may uwian sa akin na ganun. Meron siya talagang, meron siyang ganung factor na, alam mo na kung ba't lagi ako naiiyak. May ganun siyang factor na lagi niyang inaalala. So, yan, nandiyan na siya kasi nagutom ako, so may binili siya. So, yan. So, yun. So, eto, medyo mahaba na tong vlog na to. So, tapusin na muna natin. Sa susunod, tapos kung halimbawa mayroon kayong ibang ano dyan, suggestion or comments, comment nyo lang dyan, mga kapampang, okay? Tapos, kung saan makahanap ng gantong asawa, nakita ko to sa UST. Na tayo dito. So, siguro enough na yon para hindi kayo maghiwalay ng asawa nyo. And kung halimbawa, in struggle kayo and lagi kayo nag-aaway ng asawa nyo, siguro kailangan siguro mag-usap kayo ng ayos. So yun, that's it, pansit. So, thank you so much for watching this vlog and sana makatulong to sa inyo. Kahit ako yung rat-rat ng rat-rat dito. So yan, thank you so much and sana nag-enjoy kayo.